there come in, they went up into the upper room, where abode both Peter and James and John and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon Zelotes, and Judas the brother of James. Sabay-sabay po. This all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brethren. Let's pray, Lord, maraming salamat sa inyong mga salita muli at sa victory the past days, weeks, Panginoon. I pray. Ngayon naman, hapon, maraming salamat sa mga guests, Panginoon, mga mothers. Ganti pong bawat isa nagpapatuloy gitiwala sa inyo. Mga kaluluwa na nasyara namin, sila po yung maligtas, yung mga kailangang follow, Panginoon, ay sila din po ay magkaroon ng ganung uhaw, Panginoon, sa iyong salita, dahil sila pala ay mga anak nyo na, sila po ay, as you said, your word, Panginoon, para mga baby, Panginoon, na mag-desire, na sila po ay mabusog, makain, Panginoon, sa iyong salita, at doon po sila lalago, according to you, Lord. So I pray na ang bawat isa, Panginoon, mag-appreciate namin ngayon si Mary, the mother of Jesus, according to this verse. Kilalaan na kung sino siya bilang ina, Panginoon, ng Panginoong Jesus. So, at ano yung papel niya, Panginoon, sa buhay ng Panginoon. At anong gagampanan niya. At maging pattern din kami namin siya, Panginoon. Ganun din po sa mga mother. So, yun lang po po, Lord. Kaya maluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga kapo na po. So, again, good afternoon po sa lahat. So, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. So, importante pa yung mga mothers. So, kanina ay mag-preach tayo about the mothers din. About Hannah naman, no? Si Hannah. Pero this time, sino mang pinakadakilang ina? Si Mary. Okay, pwede natin sabihin, sino ba yung pinakaina ng lahat? Si Eva, no? Pero hindi naman siya necessarily yung pinakamagaling kasi nga, pero siya nauna. Diba? The mother of all living, sabi. So, so appreciate natin yung mga mother ngayon. Pero actually, study po ito na kung sino ba si Mary. Kasi nga sabi ng iba, pag baptist, hindi tayo galing kay Mary, nilalagay natin sila, kung si Mary, kung saan siya nilagay ng Bible. At siya ay dakilang babae, pinagpala, among women, pero siya po ay tao lang din. Hindi katulad ng ginawa ng Catholic sa kanya, ginawa siyang immaculate. Yung immaculate, hindi nagkasala yun. Pati nanay niya daw, hindi nagkasala. Pakalabo nun, kabalik to rin sa Bible. Amen? So, tinignan natin yung tagtag po nito. Itong binasa lang po natin ay nakita natin kung paano naman nag-umpisa po yung ano, no? Yung church ay kung paano sila in-empower, I mean, okay? Nag-start na po yung church, matagal na, okay? Pero sa New Testament church, Matthew 18, Matthew 16, church na po eh, sabi. Pero dito, sila ay in-empower, ibig sabihin, may dakilang gawain silang gagawin, kailangan nila ng power, di ba? Kailangan ng kapangyarihan at lakas. So, ginawa sa kanila ng Panginoon, ni-recharge sila, parang ganun. So, nagkaroon sila ng ano dito, ng sila yung medyo nangihina, pero sila yung nagsama-sama. At sabi dyan, lahat sila ay nag-continue in one accord in prayer supplication with the women. And, tawag dito, in-specify at siningle out si Mary. Sabi dyan, the mother of Jesus. So, okay, mag-iingat po kayo sa ibang translation ng Bible. Yung iba doon, mother of God. Okay, sabi doon, si Joseph is the father of Jesus. Tatay ba ni Jesus si Joseph? Okay, stepfather lang siya, ang tatay ng Panginoong Jesus, ang ama. Diyos ama, si Jesus ay Diyos, nagkatawang tao lang. Ginamit ngayon si Mary, yung katawan niya. Okay? So, kaya si Jesus ay God and man. Ang katauhan niya po, kinuha kay Mary. Kaya tao din siya. Sana't hindi natin. Pero si Mary po ay tao lang.
at nagkasala. Siya yung panay nagkasala. Hindi naman humalo sa dugo ni Jesus yun. Kaya si Jesus ay malinaw po, hindi siya nagkasala. Okay? So, kaya titingnan po natin yung isang tagpo naman kung saan, alam nyo pa si Mary, meron din siyang ano eh, may moment din po siya sa Bible, pero hindi ganun karami. So, yung Catholic ay masyadong inaano si Mary, na halos lahat na lang, may rosary, may kung ano-ano yan. Sa Bible, kung gaano yung dinami ng Mary-Mary nila, sa Bible, konti lang si Mary. Pero may importante siyang sinabi, yun ang pag-aaral natin ngayong hapon. Para makilala naman natin si Mary, the mother of Jesus, na wala yung aking. So, nung si, maalala niyo po, pinili po si Mary, okay, bilang vessel niya, ibig sabihin, gagamitin po ang kanyang katawan para naman doon ipapanganak ang Panginoong Jesus bilang isang sanggol. Okay? Itong prayer lang po niya, ito yung ating pag-aaralan. Makikita nyo, ito hindi ito yung Mary ng Catholic. Okay? Doon lang po tayo mag-focus kasi para makita din natin yung pagka-mother ni Mary. At yung bago siya maging mother of Jesus, siya po ay dalaga rin. Okay? Kaya mga kadalagahan natin, gusto nyo ba gamitin kayo ng Diyos? Saan? Ha? Sa paglilingkod ng maayos. So, dapat maayos kayo. Ngayon, ang daming mga pastora na ngayon. Yan ang salot ngayon sa amin eh. Mga pastora. Tawang-tawa yung ano. Pastora tawag sa Bible, pastor eh. Pastor lang, walang pastora. So, doon pa lang ay tawag dito, sinasaliwat na nila yung Bible. Okay, so ito po yung salutation. Anong tawag sa Catholic nito? Salutation ba? Inagtagpo si Elizabeth at si Mary at tumalon si John. Okay? Ito po yung sinabi ni Elizabeth, pinsan. Okay? Speak out with a loud voice and said, "Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb." Okay, familiar? Ang rosary, nasa Bible naman yun. Problema, hindi mother of God si Jesus, okay? "And whence it is this to me, that the mother of my Lord shall come to me?" So, alam niyo po si Elizabeth, tsaka yung asawa niya si Zacharias, ginamit din po ng Diyos. Yung prophet po sila eh. Ibig sabihin, yung si John nga, the Baptist, ay ano to, itong mga devout din po to, si Elizabeth, saka si Zacharias. So kaya may ano siya dito, no? So kilala nila ang Panginoon. "For lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in my ear, the babe leap in my womb for joy. Blessed is she that believed, for there shall be a performance of those things which were told her from the Lord." Ganda, di ba? So, dahil si Mary naman nagpagamit sa Panginoon, siya igagamitin ng Panginoon. At in a very mighty way, kasi nga, magkakatawang tao ang Diyos sa katawan ng isang tao, babae. So, ito naman din si Mary ngayon, ang sabi ni Mary, "And Mary said, my soul doth magnify the Lord." O, diyan muna tayo. Anong sabihin ng Lord? Panginoon. So, ano niya si Jesus? Pwede niyang anak, di ba, sa katawan, si Jesus, baby Jesus, at this time ay kanyang anak. Okay? Pero bakit ang tanong, ang ano niya is, Lord? Yan. So, pastor, hindi, ano, yung ano yan, yung Panginoong Ama yan eh. Tingnan natin. "And my spirit hath rejoiced in God, my Savior." So, pangalawang point dito, bakit kailangan ba ng Savior ni Mary kung siya ay walang kasalanan? Tama? O si Mary may kasalanan, di man sinispecify, kailangan niya ng tagapagligtas eh. Kung ikaw ay hindi makasalanan, walang kasalanan, di mo kailangan ng tagapagligtas. Pero si Mary, malinaw, kailangan niya ng tagapagligtas din natin, Panginoong Jesus, okay? "For he hath regarded the low estate of his handmaiden, for behold, from henceforth all generations shall call me blessed." Yan.
So talaga namang pinagpala si Mary, pero again, sa level lang ng isang, ano sabi dyan, handmaiden. Alam niyo ba yung handmaiden? Parang servant. Pero babae kasi. So, yung mga servant talaga yun, yung mga nagpipiko, diba? Yung mga, ano, mga lalaki. Pero pag ang tawag sa Bible, pag babae, taga-hugas, taga-ano. So, ganun din, servant din siya, pero handmaiden. For behold, from henceforth all generations will be blessed, for he that is mighty hath done to me great things, and holy is his name. Okay? Bakit mighty? Kasi nga, yung barren, ay, sorry, yung virgin, hindi yan na mabuntis, okay? So, pero siya ay bigla nagkaanak. So, matindi, no? At gusto kong bigyan ng point dito, sabi dyan, holy is his name. Okay. Merong kwento, medyo ano to eh, no? Pero kailangan kong sabihin eh. Alam niyo po ba yung mga Hudyo? Bago tayo mga biktima ng mga Hudyo, alam niyo ba ang paniwala nila kay Jesus? At kay Mary? Kasi hindi po sila naniwala kay Jesus. Therefore, hindi sila naniwala kay Mary. Kaya sinasabi nila si Mary daw ay isang pakawalang babae. Alam niyo ba yun? Napahig ba kayo nun? Sabi dito, ang Panginoong Diyos, holy. Ibig sabihin, hindi niya gago yung sinasabi ng mga Hudyo na kesyo si Mary daw ay nga pakawala at naanak ng usinong Roman soldier. At hindi po yan. Kaya gusto lang natin isawatayin nyo kasi nga, ang sasabi dito, ang Panginoon ay banal. Eh, pambira, kung ganun pala nagawa si Jesus, hindi banal yun. Diba? Kabaliktaran. Gusto ko lang sabihin yan. And His mercy is on them that fear Him from generation to generation. Ang ganda lang siya sabi ni Mary, di ba? Bakit hindi ito yung lagay sa rosary? Di ba? Hindi. So siya ay may awa, hindi sa lahat. Amen? Lahat ba maliligtas? Sana. Kasi yung iba, walang takot sa Diyos. So maliligtas ba yun? Paglalapitan mo nga, soul winning, hindi ka nga niya kakausapin eh. Walang takot, tatawa-tawanan ka pa. Kaya minsan, kaya naano kayo mga young people, huwag kayo madi-discourage. Amen? Walang takot sila sa Diyos, sila ang tapos. May oras ang Diyos sa kanila. Huwag mong ma-feel na, gusto na nga kitang maligtas eh. Sinagawan mo pa ako. Nakakatakot yung gagawin sa kanila ng Diyos. So ikaw ay hindi dahil ma-discourage, maawa ka dapat. Amen? Eh sabi dito, from their generation hanggang kahit kailan po yan. Kaya, tayo mga Kristiyano, hindi tayo mawalan ng pabaho. Amen? Hindi gusto ng pabaho. Ibang pabaho to eh. Pero meron ding pabaho tayo dito. Kaya nga, nabanggit ko yung binangonan, nabigla ako kanina eh. So, baka meron lang ha. Hindi, i-screen naman namin kayo. Yung ating sponsor kasi mabait eh. Hindi ko alam bakit gustong gusto tayo. Pero, ayan, okay, salamat doon. Pero, kailangan, may takot ka sa Diyos. Para ikaw ay magpalain ng Diyos. At yung mga sinin natin kanina, naligtas na si Joy, sigurado. Ayan. So ngayon, nanaka na kayo ng Diyos, magpatuloy kayo. Para hindi nakakaya sa Panginoon. At ang malala niya kasi pag nagpabaya kayo, salamat nga si Kim, may nag-active na, no? Alam niyo, pag nagpabaya kayo, anak kayo ng Diyos, anong gagawin sa inyo pag nagpabaya kayo? Hindi kayo si tinatakot, pero kahit kayo, may anak kayo, di ba? Kanina, nakita namin si Ronel. Ilala niyo pa ba si Ronel? Hindi ko alam kung nasasabihin ko, parang naaasar ako na naawa ako. Napasalamat lang ako kay Brad, kasi nga, ano si Brad, eh? May puso din sa, mga bata. So, yung, inausap namin, hindi niya alam sasabihin niya eh. Lala niyo ba yun? Nakakaawa din kasi minsan parang di seryoso eh. Kaya dapat may fear ka. Amen? Huwag kang, takot ka ba sa Diyos? Parang nahihiya ka pang may takot ka sa Diyos. Normal yun sa mga anak ng Diyos. Pag ako may anak ako, walang takot sa akin. Hindi ako matutuwa dun. Sa Diyos dapat may takot tayo.
Dahil ang description sa kanya ng Bible is, he is a terrible God, okay? Ibig sabihin, nakakatakot siya, pwede niyang gawin sa'yo. Kaya yun, may mga bagong Kristiyano, parang maging matalino tayo, hindi tayong magwawalang bahala yung mga gawain ng Diyos. Eh, bahala yung anak mo dyan, basta ako dito lang. Well, alagaan, tuturuan namin yung mga anak nyo, pero sana kayo din. Amen? Pero okay, salamat po sa inyo. Pero yung ano eh. Anyway, tuloy natin to. He had showed strength with his arm. He had scattered the proud in the imagination of their hearts. So, kung iisipin mo to, ba't pinagsasabi ni ano to? Mary, alam niyo yung ginagawa niya, tinutuloy lang niya po yung mga pananampalataya din. So, from the Old Testament, ganyan po yan eh. Diba? Ganun din yung mga preaching sa Jeremiah, sa Psalms. Ay, pareho yan eh. Scattered the proud in the imagination of their hearts. Imagination of their hearts. Alala lang ko na yung mga Catholic, minsan daming imagination. Itong Aransasu, kayo, si Aransasu doon, nagpakita daw dyan si Mary. Makakalimutan kasi dyan ako nag-ano eh, First Communion. Yung pinapakita sa amin yung projector pa doon ha, hindi ko makakalimutan yung mga nilalagay pa sa ano eh, mga transparency, di ba? Ay, drawing sila doon, kaya doon Aransasu. Ay, ito naman yung dating ano nila dyan, parang may palda daw si Mary na laki ng ganyan. Tapos meron ganun. Sa puno daw, sa puno, nagpakita. Eh kahit anong tingnan mo sa puno, kalahat makikita mo dyan kung malawak imagination mo eh, di ba? Mga bata, lahat, sa clouds, kahit sino makita mo dyan, yung mukha mo, yung aso mo, eh doon makita dyan pag malawak ang imagination mo, di ba? Kaya sinasabi dito, huwag kayo, pagdating sa religion, huwag kayo mag-imagine. Kami, hindi kami ganyan, sa Baptist. Pag di namin nakita sa Bible, wala yun. Pag may sinasabi sila dyan, kesyo si Mary ay tagapagligtas, wala sa Bible, dito to yun. Amen? Hindi imagination ang pagaganahin mo. Dapat salita ng Diyos. Kaya sinasabi ni Mary, parang pinaparinggan niya yung mga sumasamba sa kanya ngayon. Hindi naman siya dapat sambahin eh. He had put down the mighty from their seats and exalted them of low degree. Okay? Again, tema yan ng Old Testament, New Testament. Kasi ito yung mga mayabang. Ano daw? Put down from their seats. Ibig sabihin, kunwari, balik na tayo sa mga Catholic na naman. Sorry ah. Kasi yun talaga eh. So alam nyo ba yung mga yan? Kilala nyo ba yung dati nung malakas-lakas pa sila sa Europe? Pag sinabi nila yung hari, oh, tanggal ka sa pagiging hari. Ganun po sa Europe dati, nagdidikta na yung mga Pope. Ganun po yan dati. Buti na lang din na ngayon. Pero kaya ngayon, ganun, bakit sila nawala yung power nila? Kasi yung Diyos na nang ano eh. Ang Diyos na nagtanggal sa kanila doon ngayon. Nakakalungkot, iba, naiiniwala pa rin sa kanila. Diba? So ngayon, meron na rin dati, may mga iglesia, black voting ngayon. Alam nyo ba, parang pati Catholic, gusto na magkaroon yan eh. Kasi binubuli, narinig nyo ba yon yung explanation ni Bilardi dati? Pinapakinggan ko yun, naniniwala pa dati ako sa boto eh. Ngayon, hindi na eh. Sinasabi ni Bilardi nun. Wala namang Catholic vote, pero dapat, kung matapat ka, naniniwala ka, parang sa likod ng Diyos, at pag sinabi niya, dapat yun ay boto mo, di ganun din yun. Di ba? Hindi itong mga ito eh. Pero salamat sa Panginoon, tulad kami, dati kami Catholic, so naalis kami dyan. So kasi, mas makapangyarihan pala ang salita ng Diyos. Amen? Yan, si daddy ko, na may patotoo yan. Yung mother ko na lang medyo ano pa eh. Madali ka matanggal dyan pag ikaw ay mas itiwala ka sa Diyos rather kung sinong nasa upuan ng tinataas ng mga tao. Amen? Ang ganda ng preaching ni Mary, no? Ngayon lang natin ginawa ito, pero parang dati meron na rin. Tuloy natin, malapit na tayo. Ayan, ilang verse na lang. Tatlo, okay? He had filled the hungry with good things, and the rich he had sent away, empty away. Okay, so sabihin, parang ganun din ang tema. Pag sa Panginoon daw kasi, pag siya ang nagbusog sa'yo, pinusog ka niya, busog ka talaga. Okay? Kahit mahirap ka. Yung mayaman, nakita na ba kayo ng mayaman na gutom?
Ha? Nakita yun, sino? Mayaman, gutom, pwede ba yun? May sakit na eh, di ba? Hindi sila makakain. Kapag ang Diyos ang kumilos talaga, kaya hindi sila pwede magyabang at ganun din tayo. Ngayon, yung mga na-encounter natin ganyan, minsan, yun nga, kaya yung siya, no? Nasabihan namin, pag ganun nakikita ko yung dating active, tapos ngayon hindi na, ano yun, parang hirap ako dyan eh. Iniisip ko saan ako nagkamali. Mabuti yung ako lang. Eh, inalagaan yun na ba dyan eh. Kaya iisip-isip ko, Lord, ano ba to? Parang nagmamalaki sa gawain. Pero, well, ganun talaga. Pag nagmalaki ka sa Diyos, ano mangyayari sa'yo? Hindi ka pumunta sa magandang kalalagyan. Amen? So, sana huwag tayong gating gayahin. Next, second to the last. He hath holpen his servant Israel in remembrance of his mercy. So, again, parang, ano, diba? So, sa panahon nito, nung kina Mary na, yung Israel ay talagang kalat-kalat na po. Pero, sinasabi niya dito kasi, dumating si Jesus, alam niyo ba yung nangyari? Siyempre, ni-restore niya yung church. Okay? Hindi yung katulad ng sinasabi ng iba. Kasi nga, ang ginawa ng Panginoon, siya yung tagapagligtas at maraming humiwalay sa pananampalataya. Inayaan ng Diyos yun. Pero ngayon, nagkaroon ng pagkakataon yung mga totoong mananampalataya na mag-gather ulit. And in a good way. Kasi na-restore yan sa time ni Jesus. Amen? Wala na yung nation eh. Wala na pag-asa yun. Nireprobate na ng Diyos yun. Nation of Israel as a nation. Wala na yun. Wala na silang aasahan. Eh, paano yun? Ano sila ngayon eh? Nabuo sila ngayon eh. Nabuo ba sila ngayon? May nabuo. Pero hindi sila yun. May nabuo noong 1948 pero hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Okay? Nakasunod pa ba? Okay, patutin sa mga mother. And he spake to our fathers, to Abraham and to his seed forever. Okay, so binalik niya dito sa Abraham. O paano yan, basta? Di mga Israel lang nalaga yan. Hindi, sabi sa Bible, tingnan natin sa Galatians. Galatians 3:29. Okay, basa sa 28. Ah, wait. Salitan tayo. 26 kayo. Ready, go. For we are all the children of God by faith in Christ. Okay. For as many as of you as have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male or female. For ye are all one in Christ. Sabay-sabay. If ye be Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. So, sino ang anak ni Abraham dito? By faith, hindi lahat ng tao. Sino ang mga anak ni Abraham? Mga nanampalataya sa Panginoong Jesus. Amen? Kaya babalikan natin yung prayer ni Mary. Sinong Israel to? Sinong Israel to? Naniwala ba sila kay Jesus, yung mga nasa, ano, nasa Middle East? Hindi na. Hindi sila naniwala po. Naniwala po, pag bumunta kayo doon, pag sinabi niyo yung pangalang Jesus o Jesus, anong gagawin sa inyo doon? Huhulihin ka. Yung iba naman, mga Orthodox talaga, dumudura po yun. Oo. Oh. Galit na galit sila kay Jesus. Okay? Hindi nyo alam yung ngayon, alam nyo na. Kaya huwag na huwag kayong papaloko sa mga Zionists na seminar na rin natin, yung mga Judaism. Anong kinalaman sa mga mothers nyan? Ito po yung mother ni Jesus. Okay? So kaya gusto ko sabihin dito, sabi ayon. Sabi dito, sino daw? And speak to our fathers, to Abraham and to his seed. Forever, sino tinutukoy pala doon? Hindi na po yung mga Israel dyan sa Middle East. Sa mga anak ng Diyos yan. Amen? Binasa natin ganyan sa Galatians 3. Lahat na napalataya ka sa Panginoong Jesus ay na kay Kristo at lahat kayo ay tagapagmana kasama ni Kristo. Kayo ay mga anak ni Abraham.
At sila kaya tayo sinasabi dito. Amen? Anong point mo, Pastor? Tapusin na natin to. Yung Mother of Jesus, hindi po siya yung puro ano lang. Gusto mo pagkain, parang nanay na papadede, papakain. Maganda yun, ginawa niya po yun. At salamat kay Mary, ginawa niya sa Panginoong Jesus. Amen? Ang paibutanta ng nanay, ni-nurture niya yung, alam niyo na, baby Jesus. Afterward, mayiging tagapagligtas sa munduhan, sa tauhan. Pero ano yung napansin niyo sa speech ni Mary? Actually, ito is prayer. Ha? Ano napansin niyo? My soul that magnify the Lord. Ito ang nakita natin dito, para siya nag-preach. Aral po si Mary. Hindi po siya puro laba, saing. Okay, maganda po lahat yun. Gawain po na yung magulang yan eh, nanay. Pero aral din po siya. Napansin niyo ba? O ako lang nakapansin. Hindi niyo nga nasundan eh, di ba? Inlalaman niya from the Old Testament hanggang sa future. Alam ni Mary yun. Kasi nga, minsan yung mga sinasabi ni Jesus, sabi sa Bible, parang, ba't sinasabi ni Jesus to? Sinasa puso niya po yun. Tanong sa mga nanay, sinasa puso niyo ba, mga ladies? Ah, bahala na yung mga pastol dyan kami, mapaganda lang kami. Maganda, lande, babae kami. Hindi ganon. Lahat tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? At masaya yan. Masana nagkaroon kayo ng tamang perspective kung sino ngayon si Mary. Amen? Mary, the mother of Jesus. Siya po ay lingkod ng Diyos. Siya ay kailangan din niya ng tagapagligtas. Siya ay makasalanan din, pero ginamit siya ng Diyos dahil nagpagamit siya sa Diyos bilang babae at bilang ina. Salamat sa Panginoon. Amen? Amen. Lamang po. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita. Naglilinaw, nagpapakilala sa amin, bagamat maraming panluloko, Lord, sa labas, especially, particular dyan sa Catholic, Panginoon. I pray na makita namin, Panginoon, ang inyong salita talaga, iba pala sinasabi nyo sa kanilang pinapakita sa iba. I pray kami magtiwala sa inyo, makilala namin ang inyong kalooban, Panginoon, inyong si Mary, inyong lingkod, ang Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng inyong salita at ito po ay sa buhay namin, ang kanyang mga aral, dahil ito po naman ang talagang gusto niya, Panginoon. So I pray, kayo po mag-bless sa ating mga nanay, dahil sa lahat po sa kanila, nag-isikap ay hope, Panginoon, yung pagkukulang din po, mga nanay, punuan niyo po, Lord, dyan, tulungan. Ano po yung dapat namin gawin? Kung paano kami nagmamahal sa aming mga anak, ganun din naman po, Lord, ang devotion namin nawa sa inyo, Panginoon. Ang aking mga anak, na sinasabi, inaalagaan namin, ay hindi lang po physical, mapalaki sila, kundi po ang palago, Lord, sila. Spiritual, Panginoon, dahil inaakay namin sila, at least inaalaw namin sa church, but mas maganda, Panginoon, kung kami mismo, kasama namin, aming mga anak, maglingkod sa inyo, Panginoon, alamin inyong kalooban, at therefore, kayo po inyong kasiyahan at pagpalain, Panginoon. Yun lang po, Lord. Kaya mga salamat po, Lord, sa mga nanay din, guest, at sa bawat isa, Panginoon, natin ito, Panginoon. Kaya manulati, in Jesus' name, pray.